Hello everyone! Kumusta po kayo? Andiyan naman si Adel sa kusina. Magluluto po tayo ng kalamay, kamuting kahoy. Ayan. Samahan niyo ko sa aking pagluluto. Ayan, meron po tayong grated cassava. Tatlong pack po. Yan ang ating lulutong kalamay. Ayan. Tsaka yung ano ba yun? Puko at saka gata at condensed milk. Ayan po, linagay ko na sa kawali yung gata. Ang gagawin natin ay magluluto tayo ng latik. Ayan po, pinakita ko sa inyo na medyo na drain na siya. Ayan, matagal kasing maluto yan hanggang mag-golden brown nating latik. Ayan, malapit na pong maluto ang ating latik. Ayan po ang nagpapabango sa kalamay. Ayan. Ayan po ang isang business ko nung nasa Pilipinas ako. Ang pagluluto ng kalamay, napakabili po sa mga tao doon, lalo na sa almusal. Pakabili po at pagtagulan. Ayan, mabili po yan sa atin sa Pilipinas. Ang kalamay na kasaba. Ayan. Malapit na pong mag-golden brown ang ating latik. Kapag po nagluluto kayo ng latik, pag wala na po siyang tubig, kailangan huwag nyong hintuin na haluin. Kasi po, masusunog po sa ilalim, sa kawali, mandidikit. Kaya yan. Ngayon, ginagay ko na po yung kasaba sa kawali. Ayan, linagyan ko siya ng 1 pack na buko at condensed milk. Ayan. Tapos, ayan ang gata. Haluin natin mabuti po sa ating kawali. I-mix natin para maghalo-halo yung mga linagay nating sangkap. Yan. Nakapatay po yung aking stove. Kaya habang hinahalo ko. Yan. Mag-start na po tayong magluto. Ayan. Ang ating kalamay. Haluin natin mabuti para hindi siya tumikit. Lagyan pa natin ng 1% milk. Pwede po kayong maglagay, alternate yung evaporated milk. Yan lang po ang aking available na milk sa aking refrigerator. Tapos haluin natin. Yan. Para medyo lumabnaw, hindi pa malapot yung ating kasaba. Yung yan guys, magdadagdag tayo ng butter. Yan, naglagay po ako ng butter. Para ma-moist ang ating at malinamnam ang ating kalamay. Nung pong nagtitinda ako ng kalamay doon, ng kamuting kahoy, ang linalagay ko lang po ay gata at saka asukal. Ayan. Ngayon ho ay nagdagdag po ako ng mga ibang sangkap tulad ng milk, cheese, butter, condensed milk. Noon po ay asukal lang ang aking linalagay. Yun po ang mga original na sangkap kasi binebenta ko.
Yan po ay 1 cup na ng kasaba. Kasaba cake yan. Very nalo ko lang po. Dahil lalagyan ko siya ng latik. Kaya naging kalamay po. Ayan. Huwag po natin hintuin na haluin kasi didikit po sa ating kawali. Mas better po yung kawali natin ay teflon. Kasi po, ang teflon ay magandang panluto, hindi dumidikit yung kalamay. Medyo tiyaga lang po kasi matagal yan bago maluto. Hindi ka mukha nung kasaba cake. Lagay mo lang sa oven. Tapos iwanan mo hanggang maluto. Simple lang po. Pero yan ay ang wala po kayong oven. Kailangan na ganyan po ang style ng pagluto ng kalamay. Haluin sa kawali or sa kawa. Magdagdag po ako ng 3 tablespoons na brown sugar kasi yung isang condensed hindi pa po henap ang lasa. Kailangan po tinitikman nyo yung linuluto nyo kasi mas maganda po yan na medyo matamis-tamis. Pero po yan bawal sa mga diabetic. Tandaan nyo yung kakanina ay hindi po maganda sa mga diabetic. Linuto ko lang po kasi para pakita ko paano ko linuluto yung kalamay na kamutik kahoy. Naalala ko lang po yung mga tinda ko noon. Ang ganyan ang aking business. Isa po yan sa aking mga linuluto. Ayan. Haluin po natin gusto para malalong lumagkit. Pag po wala ng medyo malakit ng ganyan, yung sumasama na siya, ibig sabihin po ay lapit na po maluto ang ating kalamay. Ayan. Ayan. Ayan, ayan. Tikman po natin. Siyempre, para kung anong lasa niya. Ayan, okay na. Okay na po yung timpla. Mga korpulasyon lang po ang ating mga ginagawa. Ayan, lagyan pa natin ng cheese para mas lalong masarap. Kasi ang cheese ay nagpapa dagdag ng flavor sa ating kalamay. Ayan. Tapos saluin natin. Kung marunong lang po kayo magtansya sa mga linuluto nyo, kahit hindi na kayo mag-measurement. At sanay po kayong magluto ng mga kakanin. Aming mga Pilipino, ganyan. Pero, ayan. Huwag nyong intuin na haluin kasi malapit na siyang maluto. Lalong didikit sa kawali. Malagkit na malagkit po siya. Ayan. Lapit na pong maluto. Ang lagkit niya. Tiyaga lang po. May matagal bago maluto yan. Talagang kung nasa Pilipinas kayo, paapawisan po kayo. Ayan. Dito po sa state ngayon ay medyo warm. Patapos na po yung summer. Ayan. Napagod po ako sa kaka. Halo. Pero exercise na rin po sa akin yan. Ayan. Lapit ng maluto yan. Mga ilang minuto na lang. Ayan. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Mas mabuti po yung teflon na kawali ang gamit ko. Hindi siya ganong dumidikit. Pero yung mga kawa, Diyos ko po. Talagang ay inako po, napagod ako. It's okay. Ayan, lagyan po natin ng coconut oil. Ang lagay naman natin sa ating panlalagyan. Alam nyo ba kung ano yung kulang dyan? Yung dahon ng
Saging, yan. Kailangan nakasapin yan sa dahon ng saging para medyo ang maganda siyang tignan. Ang original na kalamay, siyempre, dito ay nasa US tayo, walang ganong hindi uso yung nakasapin sa dahon ng saging. Ayan po, ilalagay ko na sa aking container. Ayan, luto na po ang ating kalamay. Kalamay na kamuting kahoy. Ayan. In a minute. Yaran. Yan po. Lagyan na natin ng latik sa ibabaw. Ayan po ang luto kong latik. Ayan, ayan. Tignan nyo po. Napakasarap. Lalo na po pag malamig yan at lagay nyo sa inyong refrigerator, kinabukasan medyo matigas na siya. Kanyang kaluluto pa lang, medyo malambot pa siya. Kasi ang nagdagan ko siya ng coconut. Yung ano ba yun? Yung milk. Ayan, medyo gusto ko yung medyo malambot na lutong-luto siya. Ayan. Tapos na po ang ating kalamay. Bili na po kayo. Yan po nung nagtinda ako. Yung mga isang hiwa. Benta ko. 1 pesos. 1 peso. Yung hiwa. Napakasarap niyan. Ayan. Ayan, ayan. Tingnan niyo po ang itsura niya. Ayan. Hiwain po natin siya ng square. Medyo malambot pa lang po siya kasi mainit pa. Pag nasa ref na yan, medyo matigas na. Yan, ganyan po ang hiwa niya. Yung square, square. Ang sarap niyan pag maraming latik ang kalamay. Talagang. Yan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Thank you for watching. Have a nice day. Thank you.